Okay, welcome po ulit mga kaibigan. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin dito sa ating kwentuhan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagtitimpla ng live sound. Ang tinutukoy ko po yung halimbawa mga mini concert o yung kahit malaking concert. Pero bago po tayo magtuloy ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo na gaya ng lagi kong binabanggit sa ibang mga tutorials na ina-upload ko na hindi po lahat ng mga maririnig tsaka mga mapapanood nyo sa akin ay dapat ninyong sundin dahil lahat po to ay base lamang sa aking kaalaman at higit sa lahat. Ito ay base lahat sa aking karanasan o experience. Kaya syempre lahat po ng mga nanonood sa akin ayoko naman pong bigyan ng maling impormasyon. Kasi kung napapansin nyo, ako po sinasabi ko talaga kung ako ay halimbawa nasiraan ng gamit sa ganitong diskarte o hindi. Gusto ko pong maging tapat sa inyo lahat kaya po nasa inyo na po yan kung inyo pong paniniwalaan o susundin yung mga sinasabi ko. Alright? So, yun nga po, pag-uusapan po natin ngayon yung tungkol sa pagtitimpla ng live sound. Kung inyo po napapansin do sa mga ibang in-upload ko na mga tutorials ay marami pong mga nagre-request na gumawa ako ng video tungkol dyan. Pero kung inyo pong napapansin ay hindi po ako gumagawa ng video. Yun nga, yung pagtuturo ng pagtitimpla ng live sound. Kasi sasabihin ko po sa inyo yung mga dahilan. Unang-una, lahat po yan ay nakadepende sa lugar tsaka sa mga mag-perform. Okay, so unahin po natin sa lugar. Papaliwanag ko po muna sa inyo. Okay? Kaya ko po binanggit yung tungkol sa lugar na yan ay halimbawa po sa isang kwarto sa hotel na may magpe-perform. Pagpalagiin na natin yung hotel, yung kwarto sa hotel ang capacity niya mga 200 na tao. Okay? So maaari pong matimpla natin ng maayos yung tunog natin, yung sound system natin, pati yung pagle-level natin ng mga halimbawa, instrumento ng banda o ng boses ng singer. Kaya maaari pong magawa natin yun. Halimbawa, sa kwarto na yon na merong 200 na tao. Pero kapag tayo ay lumipat sa ibang lugar, ay hindi na po natin pwedeng gawin yung ganong klaseng timpla. Pagdating sa ibang lugar, halimbawa po yung ginawa natin na pagle-level tsaka pag-equalize dun sa lugar na yun tsaka yung paglalagay ng effects ay hindi natin pwedeng gawin sa isang malaking gymnasium. Halimbawa, ang ibig ko po sabihin doon ay kasi marami pong mag-iiba katulad ng maaaring dun sa kwarto na yun ay wala masyadong echo o wala masyadong reverb. Pero pagka kayo lumipas sa gymnasium ay sigurado pong madadagdagan ng effects, ibig sabihin ng echo tsaka ng reverb yung lugar, so mag-adjust na naman kayo ng effects nyo. So yun po yung ibig kong sabihin na kaya hindi ako nagtuturo dahil lahat po yun nakadepende sa lugar. Halimbawa naman po matimpla natin na maayos yung tunog natin pati yung mga effects natin sa gymnasium ay hindi naman po natin din pwedeng gawin yung timpla na yun pagka tayo yung nasa open area. Dahil pag nasa open area tayo, mas kakailanganin naman natin ng echo o ng reverb pagka nagtimpla tayo. Hindi katulad pag nasa gym ay masyado ng meron na automatic na echo yung lugar. Okay? So gagawin natin, aalalayan na lang natin yung kung gusto pa natin dagdagan o kung anong mga effects yung gusto nating ilagay. Diba? So yun po yung sinasabi ko na nakadepende po yun sa lugar. Kaya po kung magturo man ako ngayon, halimbawa, ay baka hindi nyo rin magamit sa ibang application dahil depende po sa inyong pagsisetupan. Ngayon, ito naman po yung sinasabi ko na tungkol sa depende po dun sa performer, dun sa tao na halimbawa gagamit ng mga equipment ninyo. Excuse me po, pasensya na po kung medyo namamalit ako dahil sobrang lamig pa rin po talaga dito sa amin ngayon. Yun nga, depende po yun sa tao. Ito po, meron po akong ihahalimbawa sa inyo na sana po ay bago nyo ako
husgahan ay intindihin nyo muna yung gusto kong sabihin. Okay? So huwag nyo pong mamasamain itong iahalimbawa ko. Dito po sa amin, kapag ako ay nagseserbiso para sa isang, halimbawa, merong magpe-perform. Excuse me po ulit. Halimbawa, may magpe-perform ay nagkakaroon ako ng problema minsan kapag mga kapwa natin na Pilipino na magpe-perform, okay? Ulitin ko po ha, huwag niyo pong mamasamain itong sinasabi ko, pero ito po isang magandang halimbawa para maunawaan niyo yung sinasabi ko na depende po yan sa tao, okay? Ngayon, tayong mga Pilipino, kapag tayo kumakanta, ay nasanay po tayo, lalo na sa video okay ha, dahil alam niyo kung ilang porsyento ng Pilipinong nagvi-video okay tsaka karaoke. Napapansin niyo po na gustong-gusto natin ng merong malakas na echo yung boses natin, di po ba? Totoo po yung sinasabi ko sa inyo, pansinin niyo po lahat ng mga nag-video okay o karaoke, lalo na yung mga Pilipino, gusto nila yung malakas yung echo. Okay? Ngayon, kung kayo naman po ay manonood sa mga live concert talaga na tinitimpla ng mga matitinding mga sound engineer o sound tech, pansinin niyo po yung layo ng tunog. Hindi po yung automatic po yun. Siyempre, sigurado mas maganda yung nasa concert. Hindi po ba? Dahil kompleto sa gamit yun yung sound system na yun. Ang sinasabi ko po yung halimbawa lang po yung tungkol sa pag-apply ng echo, yung paglalagay ng echo. Pansinin niyo po yung tunog ng mga inakasanayan natin mga Pilipino na gusto natin na talaga sobrang lakas ng echo. Tapos pansinin niyo pagka nasa talagang concert kayo na hindi po ganun kalakas yung echo na nilalagay sa boses ng nagpe-perform. So isa lang po sa halimbawa yan. So ulitin ko po, huwag niyo pong mamasamain to, pero talaga pong minsan dito sa amin, although kaibigan ko naman halos ng mga pinagsiservisyon ko dito ng mga Pilipino, pero syempre ako gusto ko rin naman na masunod yung gusto nila dahil unang-una hanap buhay ko to, saka kung sila yung kumuha sa akin ay pagbibigyan ko sila kung sa tingin kong karapat dapat yung sundin yung gusto nila. Pero kasi katulad po niyan, minsan merong nagseservice ako sa isang event ang gusto niya gawin na malakas na echo, yung parang tunog video okay o karaoke. Minsan po may mga pagkakataon na hindi ko sinusunod kasi hindi lang naman po tayo yung tao doon, may mga ibang lahi, meron din mga tao na hindi mahilig sa echo, yung gusto nila saktong-sakto yung pagtitimpla mo. So yun po yung sinasabi ko sa inyo na depende po yan sa klase ng tao na magpe-perform. Okay? So isang halimbawa po yan, pansinin niyo po yan, yung tunog ng mga nakahiligan natin mga Pilipino na sa video okay, yung tunog na narinig natin tsaka yung tunog ng mga nasa concert ay ibang-iba. Ulitin ko po sigurado syempre ang sinasabi ko dito ay sigurado mas maganda yung nasa concert syempre dahil kumpleto sa gamit yun. Ang tinutukoy ko lang po dito ay yung tungkol sa echo na napakalayo po, na yun sa concert hindi po ganun kalakas yung echo na marinig nyo, na katulad natin na nasa bahay lang kumakanta ay gusto natin na angat-angat yung echo ng natin, ng boses natin. Automatic yan pag nasa concert tayo, kompleto talaga. Kasi may mga pang reverb, may mga kung ano pang mga effects ng ginagamit. Pero baliwalain nyo na po yun. Ang tinutukoy ko lang po rito yung nakasanayan natin mga Pilipino na pagtitimpla na ako na po magsasabi sa inyo. Sa Pilipinas po kami nagkaroon ng medyo malaki-laking mobile system nito naman. Pero ako po ay kami po hindi nagkaroon ng humawak ng mga concert. Okay? Yung pong tinutukoy ko po ay kami nagka-mobile pero hindi po kami humawak ng mga concert yung kumpanya namin. Pero ako po bilang individual ay ilang beses na po akong humawak ng nag-sound engineer o nag-sound tech sa mga concert. Hindi ko na po mabilang. Nasa bar man yan o nasa gymnasium o coliseum, naranasan ko na po lahat yan. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo na depende po yan kung nasan lugar kayo tsaka nasang anong klaseng tao yung o performer yung makakaharap ninyo.
minsan makakarinig ka pa ng mga hindi magaganda na pangit ng pagkakatimpla mo, pangit ng ang hina ng boses, tapos ang hina ng echo. Minsan hindi naman po natin may iwasan yan, pero syempre tayo bilang nagnenegosyo ay wala po tayong magagawa. Karapatan po ng ng mga kliyente yan. Ang minsan nakakasama lang minsan ng loob ay hindi pa yung mga kliyente ang magrereklamo, kundi yung mga naimbitahan nila na ng mga magpe-perform. Yan lang po yung napansin ko. Kaya ulitin ko po, huwag niyo pumamasamain yung paliwanag ko. Kaya nga po medyo hinahabaan natin itong video para mas ma-explain ko sa inyo na kung bakit hindi ako gumagawa ng mga tutorials tungkol sa pagtitimpla ng tunog ng live sound. Okay? So siguro yun lang po. Kung meron po kayong mga katanungan o kung sa tingin niyo nakatulong tong video na to ay share niyo lang po sa mga kakilala ninyo, baka po sakaling makatulong sa kanila. Okay? So maraming salamat po sa panonood and God bless you all. DJ Master Shock. Peace.